sa ating mga katoktok writer and katoktok operator, you know? Magandang umaga sa ating lahat, no? So, magpapakilala po muna ang inyong lingkod. Ako nga po pala, si Mark Anthony Cruz. Isa po ako sa TokTok Operations. At lagi inyong makakapiling, no? Sa inyong orientation, no? Every Monday to Saturday ito. 10 a.m., 1 p.m. at 4 p.m. ang ating schedule ng ating orientation. Yan. So, kung ready na kayong mag-umpisa, umpisahan na natin, no? Mga katok-tok, no? Yung mga katanungan nyo po pala, later, no? After ng orientation, sasagutin po natin yan, okay? So, ready na ba? Sagtap-sagtap naman dyan, mga katok-tok rider. Yan, okay. So, imi-mute ko po muna yung ating, ano, no? Yung ating chat box para hindi naghang yung ating presentation. So, ano ko muna, mga katok-tok, no? So, ito po, ipi-play ko na po. So, bago natin umpisahan, mga katok-tok rider, no? Katok-tok operator, meron na tayong mga ilang absolutes dito, no? Muna-muna po, we would like to inform you that this presentation is being recorded for quality purposes, no? Para po may mabalikan pa kami at syempre, no? Mapag-improve pa namin lalo, no? Ang aming pag-orient sa ating mga katok-tok rider. And then paalala ko lang po, no? Sa ating mga katok-tok operator, you don't have to take video recordings because you will able to access these videos after the training. Pagkatapos po na training, mga katok-tok, no, pwede nyo operator, pwede nyo pong tignan ito sa inyong mga portal, yung ating mga tutorial video. At pwede nyo rin po itong ituro, no, sa ating mga katok-tok rider din na inyong mga magiging rider. Okay? And last, katok-tok rider, no, katok-tok operator, if you have any questions, please list down and we will entertain after the training. So kung meron kang katanungan regarding dito sa ating TokTok Riders Orientation, mga katok-tok rider, katok-tok operator, list down nyo po muna lahat ito. At mamaya, after po ng ating orientation, bibigyan ko po kayo ng 10 to 15 minutes para po sa ating question and answer portion. And then, paalala ko lang din po, no, sa ating mga TokTok operator dyan, no, kung yung question nyo po regarding pa rin doon sa pagiging operator po ninyo, no, regarding sa inyong portal, regarding sa inyong mga synergies na merchandise, regarding po sa inyong mga pinatap upload, mga follow-ups, mga concerns, mga na-experience nyo po sa ating pagiging operator, paalala lang po, no, hindi po ito yung tamang room para i-discuss po yan. Okay? So, meron po tayong hotline na pwede nyo pong tawagan at pwede rin po kayong mag-create ng portal, no? Ticket sa inyong portal, no? Sa pamamagitan ng support menu. So, doon na lang po natin i-concern, no? Yung ating mga tatanungan regarding sa ating magiging operator. And also, mga katok-tok operators, meron tayong ano dyan, webinar, no? Every night yan, no? Sila AD, yan, no? Sila EDJ, tsaka si ADR, lagi nagle-live yan. Pwede po natin panoorin nyo para mas lalo natin matutunan yung ating negosyo na pinasok. At pwede rin po tayong umatindi ng ating mga TokTok technical orientation para sulit na sulit, katok-tok rider, katok-tok operator, no? At matutunan nyo maigi yung pinasok natin negosyo. Ngayon naman, ready na ba tayo? Mga katok-tok rider, mag-start na. Yan, tapos na yung ating house rules, no? So, isang thumbs up naman dyan. Kung ready na tayo, mga katok-tok. Yun, so ready na po tayo, no? So, marahil, no? Karamihan sa atin dito, no? Kaya napanood na sa mga social media platform yung videos, no? Ng mga brand ambassador natin. Lalo na yung kamukha ko na si Alden Richard. At saka ni Miss May Mendoza. So, pinakilala doon, katok-tok, kung sino ba raw si Tok-tok. Yan, para mas makakilala nating maigi, mga katok-tok rider. No? Iba pakilala ko pong muli sa inyo. Okay? So,
TalkTalk is the newest delivery partner designed to make booking deliveries easier. Without the hassle of going out, kita nga nila mga TalkTalk rider, no? Negosyong napapanahon. Yun, di ba? So marahil nagtataka tayo, sir, hindi po ako magdinegosyo, no? Isa po akong rider, nako, ka-TalkTalk rider, no? Kapag ikaw ay rider dito sa atin, sa TalkTalk, tara ka na rin pong nagninegosyo dito dahil ikaw po ay nagbebenta ng iyong servisyo bilang isang rider. Yeah. So businessman din pala ako dito, ka-TalkTalk, no? So next, ka-TalkTalk rider, kaya natin din po ito yung nababanggit na negosyo na papanahon. Dahil ka-TalkTalk, no? Yung delivery service kasi, no? Talagang namamayagpag ngayon. Yan ang klase na negosyo na hindi talaga maluluma, no? Yung delivery service. Dahil maraming nangangailangan ng mga delivery service. For example, yung mga maliliit nating negosyante, no? Lalo-lalo na yung maliliit nating negosyante ng mga online seller. Yan, di ba? At dahil kaya natin ito nababanggit din na negosyo na papanahon, mga ka-TalkTalk rider, no? Dahil ito pa yung pinaka-perfect time para mapabilang ka rin sa isang delivery service dahil meron pa tayong pandemya. Okay? Yung mga tao pa, mga ka-TalkTalk rider, na medyo takot pa lumabas na kanilang mga bahay dahil sa mga virus na yan. At ka-TalkTalk, no? Meron pa rin mga tao na wala nang oras lumabas ng kanilang mga bahay at yung iba naman talaga ay wala nang kakayanan na lumabas pa ng kanilang mga bahay. So, nandito tayo, no? Bilang isang TalkTalk rider na gagawa para sa kanila nun. Ika nga nila, mga ka-TalkTalk, yung mga rider, bayaning buhay yan, no? Yan yung mga frontliners, ika nga, di ba? Tama ba ako, mga ka-TalkTalk riders? Mga bayani tayo dahil tayo ay isang frontliners. Yan, di ba, mga ka-TalkTalk rider, no? Ngayon naman, ka-TalkTalk rider, para mas makilala mong maigi kung sino ba si TalkTalk, no? Ito yung ating mission at vision bilang TalkTalk, no? The mission of TalkTalk is to offer the high-quality pickup and delivery services that are responsive to the changing needs of the Filipinos and to enable them to live an easy life. Ka-TalkTalk rider, no? Yan po yung mission natin, yung makatulong sa kapwa Pilipina natin, no? Na mapadali yung kanilang pamumuhay. Sa paanong paraan natin sila tulungan para mapadali ang kanilang pamumuhay, syempre ka-TalkTalk, no? I-offer natin yung pinakamataas na kalidad ng ating serbisyo sa pag-pick up ng kanilang mga package hanggang sa pag-deliver ng kanilang mga package. Sa ganong paraan, ka-TalkTalk rider, nako, napakalaking tulong natin nito para sa kanila. Lalo na yung mga kababayan natin na wala na talagang oras lumabas ng kanilang mga bahay o yung mga nag-inegosyo. No? Yan yung mga matutulungan natin ng malaki. Okay? Next, ka-TalkTalk rider, yung ating pong vision. Yan, ka-TalkTalk, no? So, TalkTalk envision itself as a preeminent national and international leader in courier industry. No? Parang kapag ito'y pinakikinggan mo, no? Parang pag ito'y pinakikinggan natin, ka-TalkTalk, no? Parang naririnig natin na napakataas naman ang gustong mangyari ni TalkTalk. Maging leader ng courier industry, napaka-ambisyoso, no? Pero ka-TalkTalk rider, ito po ay hindi lamang ambisyon, syempre, di ba? Ito po ay goal natin, no? Aabutin natin. Yan, ka-TalkTalk, no? So, aabutin natin yan ng sabay-sabay. No? Sabay-sabay tayong aangat at aabutin ito. So, paanong paraan naman natin gagawin yan, sir? Yan, di ba? Magkinakatanungan yan. Syempre, magtutulong-tulong tayo. Hindi namin kaya ito mag-isa, ka-TalkTalk rider, no? So, syempre, magtutulong-tulong tayo bilang ikaw ay isang TalkTalk rider, TalkTalk operator, at syempre dito sa atin, sa TalkTalk team. Yun, di ba? Ka-TalkTalk, no? So, ika nga nila, one team, one goal. Yun, mga ka-TalkTalk, no? Next, isa sa pinakamagandang vision natin na TalkTalk rider. Ito pong be a conduit in providing earnings to many Filipinos and foreigners alike. Ika nga nila, ka-TalkTalk rider, makapagbigay pa ng ekstrang pagkakakitaan o pagkakakitaan sa kapwa natin Pilipino at sa mga tao na gusto pang kung sino man na gusto pang mapabilang dito sa atin sa TalkTalk. Yun, di ba? Yung makatulong. Kaya saludong-saludo kami dyan sa ating mga TalkTalk operator dyan. Shoutout po sa inyo lahat, mga ka-TalkTalk operator, no? Na talaga na mga nagiging kasangkapan, no?
para ma-extend pa natin na yung tulong, no? Kasi hindi naman natin kayang i-cover lahat yan. Kailangan din natin ng mga magigiting na talk-talk operator para tumulong, no? Ma-extend pa yung tulong sa mga gusto pang mapabilang at kumita pa ng extra. Nice, di ba? Kaya we salute you po, mga ka-talk-talk operator dyan. Shoutout po sa inyo lahat, no? Ngayon naman, mga ka-talk-talk rider, no? Pag-usapan naman po natin itong ating mga bossing, yan. Papakilala ko sa inyo yung mga tao na nasa likod ng TokTok. Yung mga founders natin, no? Proud na proud ako pakilala sa inyo yung mga nagpopogian nating mga bossing, mga award-winning entrepreneurs. Yan, sila Boss Carlito Maadangdang at Boss Jonathan. So, marahil yung iba dito sa inyo eh talagang kilalang kilala na sila. At yung iba naman eh hindi masyadong familiar, no? Pero mga ka-talk-talk rider, no, para mas makilala nyo silang maigi, ito po yung mga kumpanyang kinabibilangan po nila. Meron silang company na tinatawag na JC Worldwide Franchise Incorporated. Yan. Ang mga brands na pinapa-franchise nila dito, ka-talk-talk rider, gaya po ng Burger Factory, Potato King, Shawmay King, Shopo the King, Noodle House, Boy Banda, Sergeant CC, at Mambox. At meron din po silang tinatawag na company na JC Premier. Ito po ay isang distribution company, ka-talk-talk rider, no? Nag-iisang distributor dito sa Pilipinas ng Ninja Ion Personal Air Purifier. Yan, di ba? Ito yung kinukwintas na usong-usong ngayon, no? Na air purifier, no? At nag-iisang distributor doon dito sa Pilipinas ng sikat na sikat ngayon na copper mask, no? Ito yung mga sinusuot ng artista. Kaya kapag naka-copper mask ka, mukha kang artista. Yun, no? Nakakapag-promote pa tayo, mga bossing. Baka naman, mga bossing. Yun. Hashtag baka naman. Okay, anyway, mga ka-talk-talk rider, si JC Premier po, isa rin po siyang distributor ng iba't ibang uri ng beauty products at health products. Yan, ka-talk-talk, no? So, ito po, yung pinakalas na nakikita natin sa ating mga screen. Yung tinatawag natin na Cloud Panda. Yan. So si Cloud Panda, mga ka-talk-talk rider, ay isa pong IT company na ang mga sineservisyuhan na kumpanya ay kagaya po ni Globe, Ferrari, Cherry Mobile, Virgo, Project May 7, Daily Mirror, Catanese Cafe, at marami pang iba. Okay? Para lang sa kalaman mo, ka-talk-talk rider, no? Siya rin po yung gumawa mismo ng system ni TokTok. Yan, marahil kilala na natin kung sino ba talaga si TokTok, no? Mula sa kanyang brand ambassador hanggang sa kanyang mission and vision at mga bossing at mga kumpanyang kinabibilangin na ito. Ngayon naman, ka-TokTok rider, no? Pag-usapan naman po natin itong ating how does TokTok work? So, paano ba gumagana si TokTok, no? Para lang sa kalaman natin, ito hindi naman po nalalayo, no? Sa mga nakikita na nating nauna na, no, na courier service. Okay? Gaya ni Lalamove, ni Grab, ni Mr. Speedy, at marami pang iba. Actually, marami ako nakikita talaga. Ang customer po will send package, documents, food, gift, etc. Ano po yung gusto niya ipadala? Ka-talk-talk rider, no? So, ang gagawin niya lang para ito yung mapadala, mag-book sa TokTok app. Okay? Yung system naman po ng TokTok, ito po ay kukonfirm, no? At ino-notify yung rider. Ikaw, ka-TokTok rider, ganito ka lamang po kikita kay TokTok, no? So, i-accept mo lang ang booking na gusto mo. And then, pipick-upin mo sa pick-up location hanggang i-deliver mo ito sa drop-off location. And then, makarating na sa ating recipient. So, ganun lamang. No, basic na basic kung paano kayo kita rito. I-accept ang booking na gusto mo, pick-upin, i-deliver, ikita ka na. Napakasimple, ka-talk-talk rider, no? Ngayon naman po, pag-usapan naman natin, ka-talk-talk rider, itong ginawa nating registration, no? Sa ating talk-talk registration form. Maging ikaw man ay direktang nag-register dito sa ating website or ikaw man ay merong operator, no? Na binigyan ka ng link and then pag-click mo dito ka rin dadaling yan sa TokTok. Itong ating TokTok Rider Registration Form, no? Na nakikita nyo po sa inyong mga screen. Yan. So, kung matatandaan mo, ka-TokTok Rider, no? Sa ating TokTok Rider Registration Form, kayo po, nung nag-register, ay naglagay ng mobile number. Tandaan nyo po ba, mga ka-TokTok Rider? At saka yung password. Okay? Dapat hindi mo nakalimutan yan, ka-TokTok Rider. Kasi yan po, no? Ang magsisilbing username password mo
doon sa inyong riders app. So dapat di mo na kalimutan yan, Katoktok Rider. At paalala ko lang, Katoktok, no, ilagay lamang ang cellphone number na gagamitin sa pag-deliver dahil ito ang masisilbing username mo sa Toktok Rider app. Okay, kapag nawala o nasira, no, yung iyong SIM card o yung CP number na na-register po na gamit, okay, dapat mapapalitan mo yan, Katoktok Rider, dahil hindi ka po makakapag-login kapag ibang number na yung iyong gamit. So kapag ikaw yung magpapalit, ito lamang ang gagawin mo. Mag-emails help@toktok.ph para ma-request na may pabago ang iyong numero. Yun, Katoktok, no? So ganun lamang ang iyong gagawing email request. Po sa ating email address. Next, Katoktok Rider, no, ito nga ating vehicle information. Gamitin lamang ang motor na naka-register sa Toktok application, okay? Kapag kayo po ay magpapalit ng motor na gagamitin, dapat po maipabago ang vehicle information kabilang na ang ORCR. So paano mo gagawin yun? Mag-email lamang po tayo sa help@toktok.ph para ma-request nyo pong maipabago ang inyong vehicle information. Ganun lamang, Katoktok Rider, kapag ikaw po ay mayroong ipapabago, no, sa iyong mga details, no, o yung detalye mo doon sa iyong na-register. Okay? Katoktok, ngayon naman, siguro iniisip na natin, ano na ba ang mangyayari sa akin, no? After nitong orientation. Tama po ba ako? Ayan yung iniisip natin, ano? Ako po ba ay makakabiyahe na? Yan, ayan yung mga katanungan natin, no? Katoktok Rider, after po nitong ating orientation, kayo po ay makaka-receive ng text message, no? Na nagsasabi na na-welcome kayo dahil yung request nyo maging rider ng Toktok ay approved na. Yan. So dyan sa ating text message, mga Katoktok Rider, meron niyang kasama na link. Nakapit po ay didiretso sa Google Play. Okay? And then pwede nyo na pong i-download yung ating Toktok Rider apps. Kapag ito'y na-download mo na, i-try mo mag-login ka Toktok Rider. No? Kapag napag-login ka na po, okay na po ba yan? Pwede ka na bang bumiyahe? Katoktok Rider, kailangan mo na lang po punan itong ating pre-boarding requirements, no, na nakikita nyo rin po sa inyong mga screen. Yun, Katoktok Rider, no? So, marahil itong unang-unang nakikita ninyo sa inyong mga screen. Tama po ba ako? Ito'y naipasan nyo na, itong driver's license, ORCR, at NBI clearance. Dahil ito yung ginamit ninyo sa pagre-register. Tama po? Tama po ba? Yan, kung tama ako, Katoktok Rider, no? Ito na lang yung kulang mo. Itong tinatawag nating Toktok merchandise. So ano-ano ba yung mga Toktok merchandise? Ito po yung mga Toktok insulated bag, Toktok helmet, Toktok vest, at saka Toktok sticker. Yan, kung tatanungin niyo po ako, sir, may bayad po ba yan? Yes po, may meron po yung bayad. Maging ikaw man ay may operator o maging ikaw man ay yung tinatawag nating in-house rider ng Toktok. So paano po ako makakakuha nitong ating mga Toktok merchandise? Yan. So, ganito lamang para ikaw ay makakuha na itong Toktok merchandise. Na kung ikaw po ay napapabilang, no, sa isang operator, makipag-ugnayan ka po sa iyong operator para makakuha ka po ng iyong Toktok merchandise. Kung kayo naman po ay isang in-house rider ni Toktok, okay, kayo po ay may kipag-ugnayan dito sa amin sa Toktok. Mamaya, ka-Toktok Rider, no, eh mayroon akong ipa-flash na mga number, no, sa inyong mga screen para mamaya kontakin po natin para sa pagpapaschedule ng pagkuha po ng merchandise. Yan, Katoktok. So alam mo na kung saan ka kukuha ng iyong merchandise. Ang tanong na rito, sir, pwede na ba kami bumiyahe pag kumpleto na yan? Isa na lang ang kulang mo, Katoktok Rider. Isa na lang. Ito po yung tinatawag natin na top upload sa inyong mga rider wallet. Yan. So pwede ka na bumiyahe kapag meron ka ng top upload. Pero mamaya tatalakayin natin yan, no? Yung tungkol sa ating Toktok Rider wallet. Pero bago yun, dapat malaman muna natin kung ano ba dapat ang rider's image natin. Yan. Ano ba talaga dapat ang imahe ng isang Toktok Rider, no? Sabi ng mga bossing natin, dapat ang ating mga Toktok Rider naiiba, no, sa ating mga competitor, no, na nauna na
Dapat daw eh, unang tingin pa lang eh, alam na na talk to rider yan. Yun, sa malayo pa lang, ika nga nila eh, maalaman na kung talk to rider yan. So dito natin nabuo yung ating tagline, talk to rider na kapag talk to rider ka, pogi ka. Malinis sumarap, maayos kausap. Yan, ka-talk to rider, no? Dapat pala ang mga talk to rider ay pogi. Nakagaya ko, yun, di ba? Last na loob eh, no? And then syempre, maayos din kausap at malinis sumarap. Mala Alden Richard ang datingan daw no ng mga talk talk rider. So paano ba maging poging talk talk rider? Napakasimple lang mga talk talk rider no. Sundan mo lang itong ating guidelines eh talaga namang poging pogi ka ng rider na talk talk. So umpisahan natin sa face. Yan. Always wear face mask and face shield. Okay? Sa ating uniform naman, keep talk talk best neat and tidy. Maintain your hygiene to avoid body odor. Wear black long sleeve or black undershirt para naman po bumagay sa ating Tok Tok Best uniform. Yan. Next ka Tok Tok Rider. Dito naman po tayo sa ating belt and pants, no? Tighten your belts, avoid wearing loose pants and must always tighten your belts, must always wear your dark colored pants to match our Tok Tok Best uniform, no? Next ka Tok Tok, ito yung lagi natin pinapaalala sa ating mga Tok Tok Rider, no? Na do not wear slippers and sandals kapag ikaw po eh magmamaneho ng motorsiklo o magdi-deliver. Bakit po? Kasi ka Tok Tok Rider, hindi yan safe isuot kapag ikay magmamaneho, no? At pangalawa, ka Tok Tok Rider, ito po mayroon tayong batas dito sa atin sa Pilipinas na ipinagbabawal na ikaw ay magmaneho nang nakatsinelas. Yan, para maiwasan natin yung violation na yan, Tok Tok Rider, no? Magsuot po tayo lagi ng sapatos. Next, ka Tok Tok Rider, yung ating buhok, no? Yung hair. Yan. Always maintain a well-groomed hair. No long hair, no hair color, no hair dye. Next, ka Tok Tok Rider, no? Yung ating work ID card na kapag ikaw ay meron na nito, ka Tok Tok Rider, dapat lagi mo itong sinusuot kapag ito po ay magdi-deliver dito sa atin sa Tok Tok, no? Kasi unang-una, yan po ay magiging requirements mo, no? Kapag ikay magdi-deliver at papasok sa isang subdivision, sa isang building o sa condoman. Yan, di ba? So yun yung dapat lagi mo suot-suot identification natin, no? Yan. Next, ka Tok Tok Rider, yung ating hands ay dapat laging malinis, no? Kapag wala kang palaging paghuhugasan, ka Tok Tok Rider, dapat ito po eh ano natin no nagbabaon tayo ng mga hand sanitizer or alcohol para safe na safe tayong mga Tok Tok Rider at syempre safe din po yung ating mga customer. Yan ka Tok Tok Rider no. Pangunahing layunin ng Tok Tok ang ligtas at mabilis na delivery para sa ating mga customer. Unang-una, ang kaligtasan ng aming mga Tok Tok Rider bilang kayo ang puso ng company. Mga kaunting paalala, bago tayo tuloy ang sumabak sa delivery dito sa Tok Tok, alam natin na isa ang aksidente sa motorsiklo sa pinakamataas na naitala. Humigit-kumulang 86 accidents kada araw ang naire-report ng MMDA. At para maiwasan ang mga ganitong pangyayari, ay bibigyan ka namin ng refresher para sa ligtas na pagbabiyahe. Malaking porsyento ng mga aksidenteng ito ay human error. Paano nga ba magiging mas ligtas sa daan? Laging maging alisto ang mata or make eye contact. Basahin ang mga vehicle language, pati na rin ang mga drivers, cyclist at ang pedestrian na nalo lamang parating ka. Tignan ang mga left turning vehicles at intersection. Laging tignan ang likuran kapag nagmamaneho kapag nasa highway. Tignan ang mga panganib na mayroon sa kalsada. Hinay-hinay lang ang takbo kapag may kurba ang kalsada. Protektahan ang iyong mata at muka. Magsuot ng tamang helmet. Magsuot ng protective clothing na dinisenyo para talaga sa mga motorcycle riders. Magsuot ng bright o maliwanag na kasuotan. Maglagay din ng extra reflecting material dito o magsuot ng reflective vest. Sumunod sa batas trapiko. Tandaan, maging defensive driver upang maiwasan ang aksidente at maging isang magandang halimbawa upang pamarisan ng ibang mga rider. Ride safe ka, Tok Tok!
Yan, Katoktok Rider, no? So dapat doble ingat tayo sa kalsada, Katoktok Rider. At ito yung lagi natin sinasabi, no, sa ating mga Katoktok Rider, na every time nasasakay tayo sa ating mga motorsiklo, mga Katoktok, na lagi nating iisipin, no, na merong pamilya na naghihintay sa atin, sa ating pag-uwi. Yan, Katoktok Rider, dapat natin tandaan palagi yan. At syempre, mga Katoktok Rider, yung kanina pong sinabi sa atin, no, na sumunod sa batas trapiko. Dahil sa pagsunod po sa batas trapiko, mga Katoktok Rider, no, eh may iiwasan mo rito yung iba't ibang uri ng aksidente sa kalsada. At syempre, may iiwasan mo rin dito, Katoktok Rider, no, yung iba't ibang uri ng traffic violation. Yun, Katoktok, no, so dapat sundin natin ito, no. Siguro na ngayon, Katoktok Rider, iniisip na natin, no, kung tama ba ako, talagang iniisip na natin, paano ba akong kita rito kay Toktok? Magkano ba yung pwede kong kitain dito? Okay, so bibigyan na kita ng idea para alam mo na, Katoktok Rider, kung ano yung potential na kita mo rito kay Toktok. Dito po, no, sa atin sa Toktok, ang ating pong Toktok rate, Toktok rate, no, meron po tayong base rate na 60 pesos. Sa 60 pesos na yan, Katoktok Rider, kabilang na po dyan yung first kilometer na tinakbo mo, no, upon pick up, okay? And then every succeeding kilometer, ito po ay madadagdagan ng 5 pesos. Yun, Katoktok Rider, para mas lalo mong maunawaan yung ating sinasabi, ito po yung ating example, no? So, for example po, meron kang pick up sa Rockefeller, Makati. Yan. At ang kanyang drop-off location sa merong sa may Bonifacio Avenue. So, approximately, Katoktok Rider, 13.14 kilometer po iyan. So, ganito po natin yung kinumpute. Yung kanyang flat rate, no? Na 60 pesos, plus yung kanyang naging succeeding kilometer. Yan, Katoktok, no? Na 5 pesos every succeeding kilometer, no? Na 60.70 equals 120 pesos, no? Yun yung magiging total amount niya. Example na lang, Katoktok, no? Meron kang ganyang biyahe na 10 biyahe na halagang 120, no? So, pwedeng-pwede ka nang kumita dito ng 1,200. At kung gusto mo pang higitan yan, no, Katoktok Rider, no, at gusto mo pang doblehin man yan, no, pwedeng-pwede ka rin mag-full-time dito, Katoktok Rider, no, para yan yung kitain natin. Okay? So, yun, Katoktok Rider, no, yun yung mga potential na pwede natin kitain dito sa Toktok, no. Imagine na lang, Katoktok Rider, eh, yan yung naiuwi mo sa pamilya mo, no, na dagdag kita. Laking tuwa ng mga misis natin dyan. Abot tenga ang ngiti ng mga misis natin dyan, Katoktok Rider, no? Sigurado ako dyan, no? Abot tenga ang ngiti niyan kasi naniniwala ako sa kasabihan, Katoktok Rider, na happy wife, happy life. Yan, no? Diba? Yung ibang rider dyan, alam ko, relate na relate kayo, no? At kung tatanungin niyo po ako, Katoktok Rider, no? Kasi ito yung madalas na tanong na babasa ko, eh. Parehas lang po ba o magkaiba ba ang rate ng isang Toktok Rider, no, na ano, na direct kay Toktok o yung in-house rider at saka yung rider naman po na merong operator? Nako, Katoktok Rider, iisa lang po ang rate po ninyo, no? Kung ano po yung base rate natin at saka per succeeding kilometer, iisa lang po, naka-uniform po yung ating rate. Yan, so alam mo na, Katoktok Rider, ha. Next, Katoktok Rider, ngayon naman po ituturuan ko naman po kayo kung paano gamitin yung ating Toktok Rider apps. Yan. So, panoorin natin to, Katoktok Rider, para matutunan natin mabuti yung paggamit ng ating Toktok Rider apps. Welcome sa Toktok! Alam kong gusto mo nang simulan ang pagbiyahe. Kaya naman tuturuan kita kung paano ginagamit ang Toktok Rider app. Madali lang itong gamitin. Bago bumiyahe, siguraduhin nakabukas ang iyong mobile data at location. At dapat may sapat na load pan-text o tawag sa ating customers para ma-update natin sila tungkol sa kanilang package. Mag-login sa iyong Toktok Rider app para makapagsimulang tumanggap ng orders. Pagka-login, i-click mo ang Go Online para makatanggap o makikita mo ang mga placed orders na pwede mong pagpilian para maplano mo ang ruta mo. I-click ang iyong napili
Makikita mo rito ang kumpletong detalye ng delivery, address ng pick-up and drop-off point, uri ng package, at kung magkano ang iyong kikitain, at kung kanina mo kokolektahin ang delivery fee. At sa delivery na ito ay 100 pesos ang iyong kikitain. I-click mo lang ang accept order para mapunta sa'yo ang delivery. Maaari kang gumamit ng Google Maps para ma-check ang ruta ng iyong daraanan. At kung handa ka ng bumiyahe, ay i-click ang on my way to pick up the item. Pagdating sa pick-up location at pagkakuha ng item sa sender, pindutin ang I have picked up the item at mag-o-open ang camera para makuha na ng picture ang package mula sa sender. Ngayon ay handa ka nang i-deliver ang item sa recipient. Pindutin ang on my way to deliver the item at simula na ang biyahe papunta sa ating recipient. At pagkabigay ng item sa recipient ay pindutin ang I have delivered the item. At lalabas muli ang camera para makuha na ng picture ang recipient na hawak ang package. Ito ay proof na ligtas nating naihatid ang kanilang package. Makakatanggap ka ng payment na 100 pesos cash sa delivery mo. Automatically, mababawasan ang TokTok Rider wallet mo ng 20 pesos bilang 20% na commission ng TokTok sa delivery na ito. Diba madali lang? Ngayon, ready ka nang simulang kumita kasama ng TokTok. No? Gagamitin yung ating TokTok Rider apps. Napaka-simple lang at napaka-basic nito na TokTok Rider gamitin. At napaka-user-friendly rin. No? Mamaya, papaalam pa natin. No? Bibigyan ko pa kayo ng kaalaman regarding dito sa ating TokTok Rider apps. No? Gaya nito. Yan, yung types of booking na pwede mo nga ma-accept dito sa ating application, no? Kapag ikaw ay nagbibiyahe na, no? Tulad nito, Katoktok Rider, yung kanyang order type po ay naka-ASAP or as soon as possible, no? Ito po ay delivery schedule within the day. Yan, no? Next, Katoktok Rider, no? Ito nga tinatawag nating scheduled delivery or yung sa madaling sabi, advanced booking. So, yan po yung isa rin natin pwedeng matanggap. Kung nakikita nyo po sa inyong mga screen, meron po tayong binilugan dito, no? Dapat mong tandaan, Katoktok Rider, na suriing mabuti ang pick-up date at delivery date para maiwasang mahuli o mas mapaaga sa pagkuha at pag-deliver ng package ni customer. Kasi nangangahulugan lang, Katoktok Rider, kaya ganyan yung option na pinili nila sa pag-book dahil yan lang po yung available time nila. Yan, no? Para pick upin mo yung kanyang package at receive naman ng kanyang recipient. Next, Katoktok, no? Ito nga tinatawag nating express delivery. So, ito yung mga customer na medyo nagmamadali, Katoktok Rider, dahil sila ay nagbayad ng extrang 40 pesos na delivery charge para i-priority nyo pong i-pick up at i-deliver yung kanyang package. Yan, Katoktok Rider. Dagdag kaalaman lang rin, no, Katoktok Rider. Kapag ikaw po ay nakapag-accept ng express delivery, no? Hanggat hindi mo ito natatapos, hindi ka po makakapag-accept nitong tinatawag nating as soon as possible at saka scheduled delivery. Vice versa din, Katoktok Rider. Kapag ikaw naman po ay nakapag-accept ng scheduled delivery at saka as soon as possible, hindi ka po makakapag-accept ng express delivery hanggat hindi nyo po iyon natatapos. Yan, sana. At andaan mo yan, Katoktok Rider, baka magulat ka kapag ikay bumibiyahe na. Okay? At Katoktok Rider, kung mapapansin nyo po, no, sa baba ng inyong mga screen, mayroong nakalagay dyan. Tama po ba? Napapansin nyo, may nakalagay na cash on delivery. Okay? Kung nakikita mo yan, Katoktok Rider, no, at napansin mo yan sa isang booking mo, ibig sabihin lang yan, Katoktok Rider, no, meron ka pong aabonohan doon sa booking na yan. Yan po yung halaga. For example po, nakalagay sa screen po natin, no, yung cash on delivery, 1,000. So, yan yung aabonohan ko, Katoktok Rider. Ngayon, kapag na-deliver mo na yan, sisingilin mo po yung inabonohan mo doon sa recipient at saka yung amount po ng booking fare. Yan, Katoktok Rider. So, alam mo na yung gagawin mo, Katoktok Rider, no? Yung maximum na pwede mong abonohan, no? O nang abonohan ng isang Katoktok Rider
ay halagang 2,000 pesos. Yun, katok-tok rider. Now, next, mga bagay na dapat mong tandaan, no? Sa paggamit mo ng ating TokTok Rider apps. Yan, okay. So, gaya na ito, TokTok Rider, no? Update delivery status. Yan, dapat lagi nating ina-update yung ating delivery status, TokTok. No? So, sa ganung paraan, kapag ikaw ay lagi nag-update, ito po ay magre-reflect, no? Sa customer app naman na nag-book. Yan. So, may iwasan natin dito, TokTok Rider, para tawagan ka pa ng yung customer para mag-follow up o text ka ng customer mo para mag-follow up, mababawasan yun kapag tayo po eh mag-update ng ating delivery status. At dapat tandaan mo, Katoktok Rider, huwag na huwag mong kakalimutan, no, na mag-picture kapag yung item ay na-pick up mo na at mag-picture yung, kapag yung item ay ibinibigay nyo na sa ating recipient. Yan. Para nga tinatawag nating proof of delivery. Katoktok Rider, no, ito, ikakagulat nyo rin po, no, yung susunod kong babanggitin. Lalo-lalo na kapag ikaw po ay rider na ng mga ibang courier service. Kasi dito sa atin, sa TokTok, every rider has a maximum of 8 ongoing orders. Yan, ka-TokTok, no? So dito sa atin sa TokTok, pwede ka pong mag-accept ng hanggang 8 booking ng sabay-sabay. Yes po, tama yung narinig mo. 8 bookings, pwede mong i-accept ng sabay-sabay. Yan, ka-tok-tok rider, no? So, nagulat ka siguro, no, doon sa narinig mo. Kasi napakabihira niyan. O, kami, tayo lang ata dito sa tok-tok, ang merong ganyan na 8 bookings, pwede mong i-accept ng sabay-sabay. At isa pa, ka-tok-tok rider, no? Bonus pa sa'yo. For example, no? Meron ka nang na-accept na 8 bookings. At yung tatlo doon, na-deliver mo na. So, 5 booking na lang ang natitir sa'yo. Along the way, habang nagmamaneho ka, okay? Meron na naman tatlo na pumasok sa'yo na booking. Yan. At pagtingin mo sa delivery address niyan, at sa pickup address niyan, eh dadaanan mo lang rin. On the way lang rin sa pupuntahan mo. Pwede mo pa ba itong i-accept? Siyempre naman, ka-tok-tok rider. Pwede nyo pa po yan i-accept. Yun ang kagandahan to, no? Diyan sa ating app na features. Kasi mas lalaki po ang tsansa na ikaw ay kikita. At pangalawa, ka-tok-tok rider, syempre kapag naplano mong mabuti ang inrota, malaki matitipid mo dyan sa gasolina mo. Yun, di ba? Yun yung kagandahan, ka-tok-tok rider, ng ating app features na yan. Next, ka-tok-tok rider, pag-usapan naman po natin itong ating cancellation of book. Okay, meron tayong rules pagka-cancel ng booking. Katok-tok rider, ito po, dapat mong tandaan to, no? Rider who did 5 booking cancellation within 1 month will be automatically blocked in the system. Yan, katok-tok rider. Dapat lagi ka nag-iingat, no? Sa iyong pagka-cancel. Okay? Kasi kapag nakalima ka na sa loob ng 1 buwan, eh kayo po ay automatically mag-block sa system. Okay? Pero don't worry, ka-tok-tok rider, no? Pwedeng-pwede ka pa namang ma-unlock naman ulit or ma-activate ulit, no? Dapat, no? Valid reason yung cancellation mo. So, kapag ka na-block ka, dapat may mga ebidensya ka na maipakikita bakit na-cancel ang iyong booking. Yun, ka-tok-tok rider. So, ano-ano ba yung mga valid reason ngayon, sir? Ano po ba yung mga ebidensya na pwede namin ipakita? Ka-tok-tok rider, no? Mamaya tatalakayin natin kung ano-ano ba yung mga valid reason na yan. Pero sa loob ng 1 buwan, kayo po ay automatically mabablock sa system. Okay? Pero don't worry, ka-tok-tok rider, no? Pwedeng-pwede ka pa namang ma-unlock naman ulit or ma-activate ulit, no? Dapat, no? Valid reason yung cancellation mo. So, kapag ka na-block ka, dapat may mga ebidensya ka na maipakikita bakit na-cancel ang iyong booking. Yun, ka-tok-tok rider. So, ano-ano ba yung mga valid reason ngayon, sir? Ano po ba yung mga ebidensya na pwede namin ipakita? Ka-tok-tok rider, no? Mamaya tatalakayin natin kung ano-ano ba yung mga valid reason na yan. Pero bago yun, tuturuan muna kita kung paano mag-cancel ng booking, no? Kapag mayroong kayong ka-cancelin sa inyong mga apps. Gaya nito. Step 1 po,
no, pumunta lamang sa inyong ongoing deliveries. Okay? Na gusto nyong i-cancel o nais ninyong i-cancel na booking sa anong mga kadahilanan, okay? I-click ang cancel order button at ito po ang lalabas dyan next. Merong list ng mga reason. Na Tok-Tok Rider, piliin mo lang dyan at siguraduhin nyo po na ilagay lamang ang tamang reason batay sa pangyayari. Nako, Tok-Tok Rider, huwag na huwag mong katamarin yan o hulaan yan. Kasi kapag yan ay hinulaan mo, hindi na po magiging valid reason yan. Okay? So kapag wala dyan sa listahan, Tok-Tok Rider, na nakikita mo, click nyo lang yung nasa ibaba, yung others. No? So mayroong lalabas na description box dyan na pwede mong i-type. No? Kahit Tagalog, para mas na maipaliwanag mo maigi, Tok-Tok Rider, no? Kung bakit na-cancel ang iyong booking. No? Ang kagandahan dyan, lagyan nyo po yan ng attachment ng picture o video para mas mabisa yung katibayan natin ng cancellation. Yun pala, katok-tok, no? Yun lamang ang gagawin mo para kayo makaligtas doon sa ating booking. May booking cancellation para hindi ka ma-block. Okay, tandaan mo mabuti yan, katok-tok rider, no? Ngayon naman po, pag-usapan natin, katok-tok, ito pong ating Tok-Tok Rider Wallet. Ito na yung pinapanggit ko, Tok-Tok Rider. Na kapag ito'y may laman na na-top up, pwedeng-pwede ka nang makabiyahe. So excited na ako, Tok-Tok Rider. Pag-aralan muna natin kung paano ito gumagana. So panoorin mo ito, Tok-Tok. Anong gamit ng iyong Tok-Tok Rider Wallet? Importanteng may sapat na load ang iyong Tok-Tok Rider Wallet dahil ito ang gagamitin mo para makatanggap ka ng mga orders. Halimbawa, nagkaroon ka ng delivery na nagkakahalaga ng 100 pesos. Ang 100 pesos na ito ay cash mong matatanggap galing sa ating customer. Habang ang Tok-Tok Rider Wallet mo naman ay automatically mababawasan ng 20 pesos bilang 20% ng 100 pesos na kinita mo. Ito ay magsisilbing commission ng Tok-Tok para sa delivery na ito. Maaari mong ma-check kung paano nababawasan ang iyong load. I-click ang wallet menu at makikita mo ang load na meron ka. Total ng load na mababawas sa iyo pagkatapos mo sa iyong delivery at ang total available load after mabawasan ng 20% sa bawat delivery mo. Meron din itong history para sa lahat ng naging transactions mo. Tandaan, hindi ka makakatanggap ng orders kapag hindi sapat ang iyong available load. Yun, Tok-Tok Rider, no? So yun na lamang ang tanda mo, hindi ka makakatanggap ng orders kapag hindi na sapat ang iyong available load, Tok-Tok Rider. So ibig sabihin nun, para mas maunawaan mo maigi, Tok-Tok Rider, no? For example, 20 pesos na lang ang laman ng iyong top-up load, okay, ng inyong rider wallet. So ang pwede mo na lang ma-accept na booking dyan, Tok-Tok Rider, since sinabi natin na 20% commission ang kakalta sa'yo, eh halagang 100 pesos na lang na booking fare pababa na amount. Yan. So pwede ka pa rin makapag-accept. Kaso lang, i-match nyo na lang doon sa kung magkaano na lang yung laman ninyo ng inyong top-up load and then sa 20% na commission na kakantas. Yun. So alam mo na, Katok-Tok Rider, kung ano yung gagawin mo. No? Dapat sapat na sapat ang iyong Tok-Tok Rider wallet load para tuloy-tuloy ang biyahe mo. No? Tuloy-tuloy ang ligaya ng ating pag-deliver. No? Next, Katok-Tok Rider, malahil eh, yung iba dito eh, medyo talaga ng mga gustong-gusto ng makabiyahe at gusto nang malaman kung paano po magpa-load, no, sa ating Tok-Tok Rider Wallet siguro, no? Ito, pakinggan nyo pong maigi para malaman nyo po, no, Tok-Tok Rider. No? Kung ikaw po ay rider, no, na napapabilang sa isang operator o merong kayong operator, ulitin ko po ha, kung ikaw po ay rider na napapabilang sa isang operator o merong ka pong operator, ganito ka lamang po magpapa-top up load. Panoorin mo po ito. Paano mag-top up ng iyong load sa Tok-Tok Rider Wallet? Madali lang. Tumawag sa iyong Tok-Tok Franchise Operator para magpa-load. Buksan ang iyong app at i-click ang wallet para ma-check mo kung pumasok na ang load. Pwede ka na ulit tumanggap ng biyahe at kumita kasama ng Tok-Tok. Diba? Dali lang. Yon, Katok-Tok Rider, no? Ganun lamang, kung meron ka pong operator, ganun mo lamang po, no? Gagawin.
para ikaw po ay makapagpa-top upload. Kukontakin nyo lang po yung inyong operator. So, paano ko naman po makikilala o malalaman kung sino yung aking operator? Okay? Dahil yung ako po ay nakausap lang sa messenger at hindi pa ako nababalikan, no? Nung nakarang araw ko siya nakausap. Yan, yung mga ganyan senaryo, no? So, para makilala mo... Ano mag-top up ng iyong load? Okay. Para makilala mo kung sino ang iyong operator, ka-Tok-Tok Rider, okay? Pwede ka po mag-login sa inyong rider, Tok-Tok Rider apps and then pumunta sa inyong profile, okay? Sa ibabang bahagi ng inyong profile ka Tok-Tok Rider, merong nakalagay dyan na operator name at operator mobile number. Yan! Kilala mo na ngayon kung sino yung iyong Tok-Tok operator. Tawagan mo na yan. Kontakin mo na yan ka Tok-Tok Rider at ikaw yung patap-up na nang ikaw yung makabiyahin na. Yan, di ba? Ka Tok-Tok, kilala mo na, no? Paano naman yan, sir? Yan, tanong natin, no? Tinignan ko yung aking profile ngayon. Ang nakikita ko lang dito eh hanggang license number lang. Putol na. Diba? Wala talagang nakalagay na Tok-Tok operator. Okay? So, ibig sabihin lang yan, ka-Tok-Tok Rider, kayo po ay direktang nag-apply kay Tok-Tok o yung tinatawag nating in-house rider. So, paano naman po ako magpapa-top up kung ako ay in-house rider? Ganito lamang po. Ano? Ano orin tuloy? Tingnan natin ito. Sorry. Nagkamali ito tayo. Okay. Tingnan po natin ito, ka-Tok-Tok Rider. No? Sa lahat po ng ating mga ka-Tok-Tok Rider na in-house dyan o direkta nag-apply kay Tok-Tok, ito pong nakikita ninyo sa inyong mga screen ay pwede nyo pong i-screenshot. Yan. Di ba? Screenshot nyo po yan, ka-Tok-Tok Rider. Para meron kayong record ng mga number, no? Para makita nyo rin kung ano-ano yung mga steps, no, kung paano magpa-top up. Yan yung instructions natin at saka yun po yung mga number na tatawagan natin para magpa-top up doon. At saka pala ka Tok-Tok Rider, maaalala ko, no, kanina nabanggit ko regarding sa ating Tok-Tok merchandise. So, ikaw po ay in-house rider ni Tok-Tok. Yan din po yung mga number, no, na kukontakin mo para sa pagpapaschedule ng pag-pick up mo ng Tok-Tok merchandise. Yun. Ito yung mga Tok-Tok insulated bag, Tok-Tok helmet, Tok-Tok vest, Tok-Tok sticker. Yan. So, alam mo na ka Tok-Tok Rider na in-house. No? So, sir, okay na ako. Na-screenshot ko na. Ano na po yung gagawin ko para magpa-top up? Okay. I-message mo yung mga number na yan ka Tok-Tok Rider, no? Para makapagpa-top upload. So, paano ang mangyayari? Anong format? So, ang ilalagay mo dyan, yung buong pangalan po ninyo, yung number na gusto nyo pong patapapan ng load, and then yung amount, kung magkaano yung inyong nais na ipatap up. Okay? Sa atin dito, kapag ikaw ay in-house rider, 500 pesos po yung ating minimum top up. Yun, kapag ikaw ay Tok-Tok Rider na in-house. Kapag ikaw naman ay mayroong operator, depende po sa usapan ng rider at saka ng operator, no? Kung magkaano yung ating magiging standard na top up, no? Nasa sa inyo po yung nausapan. Pero dito sa atin, pag in-house, 500 pesos, no, ang minimum. Yan, alam mo na talaga. So, mabalik na tayo sa ating usapan. So, sir, kapag yan po ba itinext ko, yan po ba ay magre-reply? Yes po, magre-reply po yan. Tinatawag nating one-time payment thing. Okay. Gaya nito na nakikita nyo po sa inyong mga screen na naka-highlight, yan yung one-time payment link. Okay? System-generated po kasi yan, ka-Tok-Tok Rider, na kapag yan po ay kinlik mo, kayo po ay dadalhin sa page ng PayPanda. No? Sa page ng PayPanda, may mga information po kayo dyan. No? I-double-check mo yan kung kayo ba talaga yan. Yan ba yung email address po? Yan ba yung number na gusto mong ipa-top up? Kapag okay na, na-validate mo na, ka-Tok-Tok Rider, meron ka rin pong pagpipilian doon ng iba't-ibang uri ng payment method. Yan, no? Sa ka-Tok-Tok Rider, kung ikaw ay meron debit card o credit card, ka-Tok-Tok Rider, pwede ka dito sa ating online banking, no? Kapag pinili mo yan, i-click nyo lang po yung proceed and then dyan ka dadalhin yan, no? Itatype mo lang dyan, ka-Tok-Tok Rider, may mga hinihingi information and then click nyo po ulit yung proceed. Kapag okay ka na mag-fill up, at yan na po ang lalabas sa'yo. Payment status mo, successful. Ibig sabihin, yung nire-request nyo po na pinapa-top upload ay bayad na. Binayaran nyo na po yan. No? At darating na po yung inyong nire-request
na top upload. Yan, katok-tok, no? So alam na natin, no? Sir, paano yan? Wala akong debit card at credit card. Meron ka rin mga pagpipilihan doon. Katok-tok rider, actually, maraming option doon. Gaya, sorry. Gaya po neto, yung OTC bank. Ibig sabihin yan, over-the-counter bank na pwede mong bayaran sa BPI, BDO, PS Bank, Metro Bank, at Land Bank. Yan, katok-tok rider, no? So may option ka pa pala. No? At pwede ka pa rin mamili doon, katok-tok rider. May nakalagay pa rin doon na over-the-counter naman sa mga bayad center na pwede mong bayaran sa Cebuana, sa EasyPay, sa Emilier, at saka sa LBC. Yan, katok-tok rider, no? Kung tatanungin nyo naman ako, meron din po bang option for GCash transfer? Yes po. Diyan po sa page ng PayPanda, meron po kayong pagpipilian dyan na GCash transfer din. Yan. Ang dami mo ng option, katok-tok rider na in-house, no? So, kung may napili ka na, kagaya nito, OTC Bank, i-click mo lang ulit yung proceed. And then, dito ka po dadalhin yan. Yan. Yung payment status mo, verifying, katok-tok rider, no? Ibig sabihin yan, hinihintay po yung payment ninyo. Okay? Kung mababayaran mo man yan sa banko, sa bayad center, o i-transfer mo sa GCash. At ang gagamitin mong reference number ay yung kagaya nito. Yung system-generated natin na reference number. Okay? So, kapag okay na, nabayaran mo na, o na GCash transfer mo na, katok-tok, yan na po yung magiging verification din yan ulit. Okay? Yung payment status mo, successful. Ibig sabihin yan, katok-tok rider, nabayaran nyo na po yung inyong nire-request na load, at syempre po, narating na rin po yung inyong nire-request na load. Yan, katok-tok rider. So, alam na alam mo na kung paano ka magpapa-top upload. Ngayon naman, pag-usapan natin, katok-tok rider, ito pong ating package handling guidelines. No? Ito yung mga guideline na natin sa tamang pag-handle ng ating package. At ito rin, katok-tok rider, yung sinabi ko kanina, natatalakay na natin yung mga valid reason for cancellation. Yan, di ba? So, dapat alam natin to, no? Gaya nito, katok-tok rider, no? Rider must always observe the safety requirements of the items for delivery. So, dapat ang isang rider, kapag nag-pick up ng item, ay tinitignan, no? Yung package, kung ito ba ay hindi madaling masira, ito ba ay hindi mababasag kapag ito ay akin dinideliver, yan yung matitignan natin. No? For example, ito, alam na alam ko na alam din ng mga veteranong rider na to, no? For example, sa pagkain, yung cake. Yan, di ba? Na alam naman natin na napaka-challenging i-deliver ito, no? Sa ating mga rider na konting lubak lang, maaaring mag-collapse ito o masira. Okay? So kung ganyan ang sitwasyon, katok-tok rider, at alam nyo po sa sarili ninyo na ito po ay masisira pag ito i-deliver mo ng motorsiklo. Okay? O pwede nyo po itong i-subject for cancellation. Okay? Pwedeng-pwede yan, katok-tok rider, no? At valid din po ito ng reason ng cancellation. Okay, kung bakit, mamaya tatalakayin natin. Pero pumunta muna tayo dito sa pangalawa nating example. No? All rider are expected to check the items before receiving. So dapat katok-tok rider, no? Kahit na ito pa ay nakabalot, nakaselyo, nakabox na, nakatape na, ito po dapat ay nakita ng dalawang mata natin na kung ano yung laman ng package o nung item ng customer. Yan, para po sa ating safety. At kapag tumanggi yung customer na ito'y ipakita sa atin, subject for cancellation din po ito, katok-tok rider, at valid reason din po ito for cancellation. Okay? Next, katok-tok rider. Food grade delivery shall be handled carefully by giving consideration of the quality, condition, and lifespan. Kung maaalala mo kanina, katok-tok rider, nabanggit ko po, no, na hanggang 8 booking yung pwede mong i-accept ng sabay-sabay. Okay? Kung ganun ang sitwasyon, katok-tok rider, at nakita mo yung pinapadala ng panlima mong pick-up at pagkain, at pagtingin mo sa kanyang drop-off address, eh, siya pa yung pinakamalayo at ihuhuli mo siya. Okay? Dapat bibigyan natin ng konsiderasyon yung pagkain na yon. Kung ito ba, eh, yung kalidad niya pag dumating sa customer, eh, okay pa. Yung condition niya ba eh hindi magbabago? Okay, yung lifespan niya ba eh hindi ito mapapanis? Hindi ito matutunaw? Yan, di ba? Yan yung titignan mo.
Okay, katokpak rider. Kapag ito ay alam mo sa sarili mo, katokpak rider, na hindi mo kayang i-priority to deliver at matatagal lang ka lang, okay? Pwede po itong subject for cancellation po. At valid reason din po ito for cancellation. Bakit naman po? Yung una ko pong nabanggit sa inyo at itong pangatlo, ito po yung karuntong, katokpak rider. In case the item for delivery was damaged during transit, rider should be the one liable for the damage. Yan, katokpak rider. Kaya sabi ko po sa inyo, no? Pwede nyo po itong subject for cancellation. Dahil kapag yan po ay nasira, no? During transit natin, rider po, no? Ang mag-shoulder po ng damage fee niyan. O kung worse pa, yung item mismo yung babayaran natin. Okay? Next, the Tok-Tok rider. Ito pong ating rider who is proven to mishandling items, no? For delivery, supported with picture, videos, and other exhibit, may be terminated forthwith and shall be accountable in paying the total amount of package or delivery. Katokpak rider, ito yung napapanood natin sa social media, malamang, no? Na hinahagis. Binabato yung package, no? Ng mga rider, o kung sino man. Kapag kayo po ay ginagawa ninyo ito at napicturean kayo, no? At na-videohan, okay? Mateterminate po kayo at kayo po ang maging accountable sa pagbabayad ng total amount ng package ni customer. Okay, next. Sa ating package handling guideline, rider must clean and sanitize the Tok-Tok insulated bag to ensure the safety of the items or package for delivery. Kasi alam naman natin, katok-tok rider, meron talagang mga customer na nagpapa-deliver ng mga pagkain, lalo-lalo na yung pagkain, no? Para safe po sila, dapat lagi po nating nililinis at sinasanitize yung ating Tok-Tok insulated bag. Okay, klaro yan, katok-tok rider, no? Next, katok-tok rider. Nako sir, ano na po ang gagawin ko kapag ako po ay mag-pick up ng isang item, no? Kasi ako, beginner po ako na rider o newbie talaga ako na rider. First time ko lang magra-rider talaga. Okay, para sa iyong guidelines ng pag-pick up, katok-tok rider, panoorin mo po ito. Once may mapili ka ng booking, ay pindutin ang apt order. Maaari mo nang simulan ng pagbiyahe papunta sa sender. I-click ang on my way to pick up the item. Pagdating sa pickup location ay batiin ang ating customer ng magandang araw. Ako po si Juan, katok-tok. Pagkakuha ng item sa sender, ay i-double check ang item sa harap ng sender para siguraduhin na sa maayos na kondisyon mong natanggap ang item. Pagkatapos ay pindutin ang I have picked up the item at mag-o-open ang camera para makuha na ng picture ang package mula sa sender. Ngayon ay handa ka nang i-deliver ang item sa recipient. Pindutin ang on my way to deliver the item. At simulan na ang biyahe papunta sa ating recipient. Sa ating recipient, sorry na po. Anyway, mga katok-tok rider, no? Yun po yung gagawin natin kapag tayo ay mag-pick up, no, ng ating package. Tatandaan mo, katok-tok rider, no? Huwag na huwag mo pong kakalimutang batiin yung customer natin para tayo po ay makapag-create ng magandang imahe sa kanila at sila po ay makuha kagad natin yung kanilang tiwala. And then syempre, dagdag ko na rin po, katok-tok rider, dito sa ating pick-up guidelines, yung ating package limit, no? Na dapat ang isang package ay hindi lalagpas sa maximum of 20 kilo. Okay? And dapat hindi rin siya dihigit pa sa dimension limit niya na 20 by 20 by 20 inches, no? So kapag lumagpas na rito, katok-tok rider, ito po ay subject for cancellation po ito at valid reason din po ito for cancellation para po sa inyong safety, no? Next, katok-tok rider, yung ating pong waiting time, no? Bibigyan lamang natin si customer ng 30 minutes, no? Para sa pick up natin, maibigay niya sa atin yung ating pinipick up. Kapag wala pa rin siya ng 30 minutes, tawagan po natin ito ng 3 beses. No? Kapag wala pa din, i-message din natin ng 3 beses. And then kapag hindi talaga siya nagparamdam, katok-tok rider, ito po ay subject for cancellation at valid reason din po ito for cancellation. Kung tatanungin niyo po ako, katok-tok rider, no? Unahan ko na po kayo, pasensya na po kayo. Kung meron bang bayad ang waiting time, wala po. Okay?
Next, katok-tok rider. Ito pong prohibited items natin na kapag ito'y nakita mo na ipinadadala ng customer, eh, automatic tanggihan yung agad. No? At valid reason din po ito for cancellation. Gaya nito, katok-tok rider. Itong unang-una. Illegal drugs. Yan. Next, katok-tok rider. Yung tinatawag nating livestock. No? O yung, ito yung mga buhay na hayop. O everything na humihinga, ipinagbabawal po natin yan for transit, no? Next, katok-tok rider, ito yung tinatawag natin dangerous items. Gaya ng mga flammable solid, flammable liquid, flammable gas, iba't ibang uri ng asido, iba't ibang uri ng lason, at yung mga radioactive elements. Yan. At ito po, yung mga deadly weapons, firearms, at saka explosive weapons, di rin po tayo tumatanggap yan, okay? Next naman, katok-tok rider, kapag ako naman po ay nasa drop-off location na o nasa harapan na ako ng aking receiver, ano na po ang aking gagawin? So panoorin natin to, katok-tok rider. Pagdating sa recipient, ay batiin ulit siya ng nakangiti. Magandang araw, ako po si Juan, katok-tok. At pagkabigay ng item sa recipient, ay ipa-double check mo sa recipient ang package. At kung okay na, ay pindutin ang I have delivered the item. At lalabas muli ang camera para makuhanan ng picture ang recipient na hawak yung kanyang package, okay? So ganun lamang, katok-tok rider, at ito yung mga paalala natin, gaya nito. I-double check ang package bago ibigay sa customer. Kasi kung matatandaan mo kanina, katok-tok rider, no? Pwede kang mag-accept ng hanggang 8 booking. Kapag yan ay nagkapalit-palit, katok-tok rider, ako napakalaking abala yan sa inyo. Kaya dapat ito yung lagi natin dino-double check. At ito po, dagdag natin, bilangin ang item sa harap ng customer para masiguradong walang kulang sa package niya. Siguraduhin tama at walang damage ang naibigay ng item sa customer. At ito yung isa sa pinaka-importante, katok-tok rider, kuhaan ng litrato ang customer kasama ng kanyang package. Standard natin ang pagkuha, katok-tok rider, dapat kita yung buong katawan kasama yung muka at hawak-hawak niya yung package. Kapag ito po ay tumanggi, katok-tok rider, sa anumang kadahilanan, okay? Dapat po ito ay hanapan natin ang valid ID and then picturean po yung valid ID katabi ng kanyang package. Okay, next! Huwag kalimutan ang bayad at supli. Siyempre, no? Katok-tok rider. At kung huling-huli natin, magalang na magpasalamat bago umalis para tumatak sa isipan ng ating mga customer, mga katok-tok, no, na hindi lang pala pogi yung aking tok-tok rider. Yun, di ba? Magagalang at mababait din. Tatak-tok-tok yan. Poging rider, magalang at mabait din. Dapat ganyan tayong lahat, katok-tok rider, no? Ngayon naman, pag-usapan natin yung ating waiting time, katok-tok rider, dito sa ating drop-off location. Kapag yung customer, no, ay hindi pa rin nagpaparamdam ng 30 minutes, no? So 30 minutes din yung ating waiting time. No? Tawagan din ito ng 3 beses at i-message ng 3 beses. Kapag hindi talaga siya nagpakita, katok-tok rider, no show, no reply, no response, pwede na po nating i-subject for cancellation itong ating delivery. Malamang ang itatanong nyo, katok-tok rider, sir, paano yung item? Dala-dala ko na yan. No? Ano na po ang gagawin ko dyan? Yan, magandang katanong na dyan. Ito po ay isusuoli nyo doon sa sender. Okay? Maging ang nilagay man ng sender na yung recipient yung magbabayad, by default, kapag ito'y na-cancel, dapat ito'y bayaran ng iyong sender. At dalawa dapat ang babayaran ng iyong sender, katok-tok. Yung pagpunta mo doon sa magre-receive, at syempre, katok-tok rider, yung pagbabalik mo naman sa kanya o yung tinatawag nating return to sender fee. Kung magkano yung amount, no? Same amount lang dapat yan, katok-tok rider, no? Kasi same lang rin po yung distance yan. Yan, katok-tok, no? So, ganun lamang ang gagawin ninyo kapag tayo ay merong cancellation. Ma'am, sabihin nyo sa akin, no? Paano po pag ayaw po akong bayaran? Yan, di ba? Malamang yung mga tanong natin, yung mga katok-tok, no? So, ang gagawin mo naman po dyan, katok-tok rider, huwag ka pong may ipagtalo sa customer. Okay? I-hold nyo lang po muna yung inyong mga item na ibibigay sa kanya o isasoli sa kanya. At saka tawag ka po dito sa ating customer service hotline. Okay? Para ma-assist ka po namin, no? Sa inyong customer at ipaalala sa kanila
yung ating pong agreement, no, kapag sila ay gumagamit ng ating TalkTalk app. So ganun lamang ang gagawin mo, ka-TalkTalk rider, kapag ayaw kang bayaran ng iyong customer. Okay? Next, ka-TalkTalk, pag-usapan naman po natin itong ating basic rider apps troubleshooting kapag yung iyong item, ay sorry, ang iyong yung rider's app, nabubulol na ako, sorry. Medyo nagloloko, no? Nag-hang siya. Ganyan, no? So mayroong problema. So ganito lamang ang iyong gagawin, ka-TalkTalk rider, kapag ito medyo nagloloko or nag-hang. Paano i-refresh ang TalkTalk rider app? Pindutin ang settings at hanapin ang applications. Sa applications ay hanapin ang TalkTalk rider app at pindutin ito. I-click ang storage at makikita mo ang dalawang options, clear data at clear cache. Pindutin ang clear cache para mabura ang mga unnecessary files sa ating app. Pwede mo ring pindutin ang clear data para ma-refresh ang app at pindutin ang force stop. Bumalik sa home at i-click muli ang TalkTalk Rider app. Pwede mo na ulit gamitin ang iyong TalkTalk Rider app. Yan, ka-TalkTalk Rider, no? Ganun lamang yung ating pagre-refresh ng ating app, no? O yung ating page sa troubleshooting sa ating app. So, remember, ka-TalkTalk Rider, no? Clear data, clear cache, okay na yan. Babalik na yan sa dati niyang condition, no? Ka-TalkTalk Rider, kung nag-worry ka pala, no? Kung ikaw eh, mag-clear data, paano yung pinicturan mo dun sa ating app? Yung inyong mga proof of delivery. Nako, don't worry, kahit mabura yan sa inyong mga cellphone, eh, okay lang yan dahil didiretso din naman yan sa ating system, sa TalkTalk, no? Pwede nating halungkatin yan, no? Kung may mga nanghihingi ng proof of delivery na kahit gaano nakatagal yan, ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, pwede yan, ka-TalkTalk, huwag kang mag-alala. We got you. Yan, no? Sabay ganun, ano? TalkTalk Rider Policy. Yan. So, meron din policy sa mga rider. So, dapat alam natin ito, mga ka-TalkTalk Rider, no? Ka-TalkTalk Operator. So, don't worry sa ating mga TalkTalk operator dyan. Meron naman po tayong copy na ito sa inyong mga portal. No? So, pwede nyo itong basahin, no? Para na-discuss din natin sa ating mga TalkTalk rider. Sa ating mga in-house rider ng TalkTalk, magiging available po ito sa inyong mga riders app, no? Soon. So, pwede nyo rin po itong basahin soon kapag may oras kayo at malaman ninyo kung ano yung nilalaman ng ating TalkTalk rider policy. So, bibigyan lang natin ng konting pasada ito, no, o hapyaw ng ating discussion para at least meron po kayong idea. Okay? Doon po sa ating TalkTalk rider policy, merong iba't ibang uri ng offense na pwede kang ma-experience o pwede mong magawa. Okay? Gaya nito. Minor offense natin, ito po yung ating first offense. Written reprimand. Okay? Sa second offense, ka-TalkTalk, pwede ka pong masuspend ng 2 days. Sa third offense, 6-day suspension. Sa fourth offense, 12-day suspension. Okay? At fifth offense natin, pwede na po kayo ma-terminate o ma-block dito sa TalkTalk. Gaya na itong example natin. Attending to personal concerns while on duty that resulted to delay in delivery. For example, you know, meron ka palang personal na lakad o meron ka palang personal na gagawin. No? At isinibay mo, nag-ano ka bigla, nag-accept ka ng mga booking at na-late itong mga booking mo. Okay? So, pasok na po yan sa ating minor offense. Ka-TalkTalk. Next, yung tinatawag nating major offense, ito may kabigatan to, ka-TalkTalk rider. No? Kasi sa unang pagkakataon pa lang ng pagkakagawa mo dito, pwede ka na pong masuspend ng hanggang 7 days. Sa ikalawang pagkakataon, 8-day suspension. At sa ikatlong pagkakataon po, pwede na po kayong ma-terminate o ma-block dito sa TalkTalk. Gaya na itong isang example natin, no? Failure to perform at least one transaction within the month. Yan. So, kahit pa paano pala, dapat meron kang isang transaction sa loob ng isang buwan, no? Kung wala, papasok na po yan sa ating major offense. Next, ka-TalkTalk rider. Ito, medyo mabigat-bigat talaga ito, ka-TalkTalk rider, no? Kasi ito po, grave offense na po ito, no? Sa unang pagkakataon pa lang ng pagkakagawa mo, pwedeng-pwede ka na pong ma-terminate o ma-block dito sa TalkTalk, no? At kung medyo mabigat pa, gaya nito, baka magkakaso ka pa. Theft, rider who would be reported and proven who stole an items
for delivery. Yan, Katoktok Rider, no? So yan yung ating pwedeng makasalamuha o ma-experience sa ating ano, no? Sa ating Toktok Rider policy. Yan. So dapat yan yung mga iingatan natin, Katoktok Rider, no? Pero na yan, Katoktok, no? So maraming salamat. Ito po eh, tapos na yung ating orientation. Bibigyan ko na po kayo ng chance, no? Para tayo eh makapagtanong, mga Katoktok. So i-open